Three, two, one. So ayun guys, good morning. Andito tayo ngayon sa lugar ni Doc Raymond Rizare dito sa Southville, Cabuyao. Tara, silipin natin ang kanyang mga alagang ibon at kilalanin si Doc Raymond. Ayun, si Raymond, si Doc Raymond Rizare. Pre, pwede mo ba kaming ipasyal dito sa iyong loft? Pwede naman. Welcome to the Raymond Line. A few moments later. Ito pa rin din yung aking foundation na si ang tatay ni Kami Abo. Ito yung 2-time pooling winner ko ng LRT North. Ito ang tatay. Mamaya papakita ko sa inyo ang anak ko, ano si Ben. Ito ang tatay ay naging finisher ko lang siya ng kapela. Sabay tinigil ko na. Nagkato, tumigas ang ulo, namumoste. Kaya hindi ko na ipinuloy. Ginawa ko, pinoundation ko. Mostre yung mga. Bali ang kulay niya, parang slate na. Yan, great. Ang ganda yung ibon. Producer ko na, eh. Wow! Ang hindi nga ganito is, Jomer. Rock and, ano, ng banding group. Cyborg. Shoutout, Cyborg. Miswa. Ano pa rin siya? Ito yung naging anak na nag-produce. Ito yung naging ano lang, pantapilang finisher lang siya. Ngayon, release ako na siya kasi tayo bago pa noon, ang time na yun, ginawa ko na lang siyang breeder. Ngayon, nag-anak siya ng aking ng pantaana finisher ng LRTA. Nag-ano siya, nag 2-time pooling winner. Tapos nag-4th overall champion ng fan race. Tapos naging 6th overall ng young bird. Saka 8th overall ng old bird. Itong linyada na to. Oh my God! Wow! Itong aking producer din. Ito yung magulang ng pantaan na namin. Yan po. Same color lang siya. Doon sa asawa niya na state din na nag 2-time pooling winner din sa ilang PA ng time na yun. Yan. Yan po. Yan yung isa ko sa producer ko ng aking maging newbie ako. Ito naman yung pula namin. Shoutout to Murat, yung sir po yung mga lay sa Australia. Itong ibon na ito yung galing sa kanya. Ito yung pinamanan niya sa akin mula nang umalis siya papuntang abroad. Itong linyada na ito is Taiwan. Ito pong Taiwan na ito ay pinamanan niya sa akin mula nang umalis. Kaya ngayon, ginamit ko siya. Naging history naman ang mga anak niya. Ipinangga ko sa mga local nating ibon na nag-produce naman ang mga puro finisher. Santa Ana, Tubigaraw, Albayo, Katbalogan. Pero ang dabe, sa Apo, naglabas siya ng 3rd overall champion ng EDU. Yun, ang inanak niya. Ano, katop siya kasi talagang hindi ko siya makuha. Puro katop ng mga first cup. Pero nung bandang huli, bumawi siya. Kaya siya nakapasok ng, ano, ng overall. 3rd young bird, saka 10 overall sa pangkalahatan. Yung naging Apo niya. Ay, yung si Pula ko tawagin ko. Lahat ng mga inaanak naman eh, nagpo-produce naman ng finisher. Talaga hindi ko lang makuha kung saan ibabag ito na maayos. Ayan po siya. Medyo matanda na po ang ibon. Medyo may, talagang kita nyo na. Ayan. Mga umaano na rin ang ano pa. Ayan. Ayan. Pure Taiwan po siya. Ayan. Kita nyo naman sa buka. Magandang ibon. Borga na. Borga na lang tawagin talaga. Ayan. Kung tawagin ko si Pulang. Ang history ni Snow White. Si Snow White ay hindi siya purong puti. Meron siyang sinyalis. Sinyalado ang tawagin. Ayan, may ding sa bundot. Ang buong katawan niya naman ay talagang puti. Ayan. Ito, ang history nito,
ay Santa Ana Finisher. Ang naging laro naman niya, Young Bird at Of Color. Ayan po siya. Ang linyata nito ay Bangganong Puti ni Herbin. O, shoutout kay Herbin Balinsuela. Ayan sa tropa, Banggayan ng Puti, cross ng 3-time inbreed ng Garuda. Ayan. Na tinesting namin nung unang karera lang na talagang kung okay. Pero naka-young bird siya ng iCraft. Nung una namin dinalaro pa, iCraft. Ito ang mata niya. Ayan. Ito nga guys, yung magulang nitong puti na to ni Doc Raymond is yung lahi ng mga puti ko. Ang tatay niya ay nasa akin. Tapos ang nanay niya ay 3-time seedbreed na Garuda na foundation ko na galing kay Sir John James Santo. Ay, so papakilala ko naman sa inyo yung linyaga na una ko rin na ako'y baguhan pa lang na ito, ang linyaga nito ay CBS Photo US Bird yung linyaga ng mga tropang lakeside CBS. Yan, ako tawagin ko ay Negra Line. Ito yung inbreed kaya hindi, baka magtaka kayo bakit Negra. Ito po kasi yung pinaka inbreed ng mga itim ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga linyada ng itim. Ito ang pinaka foundation ko po. Nag-produce po siya ng ano, lap winner ng Tugigaraw sa Of Color sa lupa pa natin. Ang naging anak naman nito ay Santa Ana overall. Kung tawagin ko si Lugyot, binili ng tropa, binili tayo ng tropa taga Santa Rosa. Ayun si Lugyot, Santa Ana finisher. Wow! Si Kaking, si Lugyot, anak na nito yun. Tapos, nagkalbayog, Katbalogan, ang mga anak. Tapos, ang history pa nito sa tropa, doon sa pinagbigyan ko sa Bulacan, ay nagsantaan na rin ang anak. Ito po, silver siya. Pero nag-aanak po ng itin yan. Ayan guys, polo. Ayan. Maliit lang na ibon po yan. Pearl eye guys. Hindi po siya pansinin at dating pata po na linyaga. Ako lang po ang nag-alaga ng maigi nito. Maliit lang po siyang ibon. Yan ang feather niya. Ito isa sa pinakamahal namin linyaga ni Mrs. Kasi dito ako unang pinakilala. Sa newbie ako, lumaban siya hanggang Santa Ana. Ang mga linyaga nito. Lahat. Ito kasi yung ibon na to ay talagang winawala ko kasi bukod kami ang pinakalolahan nito ay itim na bukod kami sa loob ko na hindi ko naman tight kasi itim nga eh. Eh yung winawala ko, winakay pa lang, winawala ko siya pero siya natira hanggang Santa Ana. Few moments later. Linyada ng imprint, lugar naman siya. Shoutout kay Sir Nelson Tua ng PAK. Ito yung may napanalunan akong lucky pick sa TSW na ibon ni Sir Nelson Tua na imprint sa akin ang certificate din ng ibon. Ito, anak na lang to. Imprint sa imprint. Shoutout kay Sir Eric Mabuti. Nagpairan din sa akin ng isang impure inbred din na ibinangga ko doon. Kaya ito, naging anak niya. Lubar na. Inista ko na siya. Yan ang ibon. Mukhang hey, kaya hindi ko na pinalipat. Pero nakawala. Na-disgrace na nakawala siya. Hindi ko naman sinasabing napabagger ko na. Pero bumalik. Yan. Inista ko na siya. Ito. Medyo matmano. Bata pa kasi kaya medyo nagulugon pa. Ay, itong ibon naman sa ipapakilala ko sa inyo. Itong ibon na to ay anak ni Snow White saka anak ng Tacloban ni Herbin Valenzuela. Ito. Ayan. Nag-produce din po siya ng South Finisher ng Katbalogan at ng Isabela Santiago. Mali yung lolo niya guys. Galing kay B-Boy Lacerna. Shoutout sa iyo, pre-B-Boy. Ayan.
sa kanya ko nabili yung pinaka lolo na niyan. Bali ang lahi nga no guys, nung lolo niyan ay CDB by 3 times Diamond.